Hi guys. Hindi pa ako naliligo eh. Wala pa ng buhok kung dami tayo. Iba talaga pagkulot. So, maliligo muna ako. Tapos, pag-usapan natin tungkol sa braces. So, bye! Kakatas ko lang maligo. So, yan. Wait lang. Mag-ayos lang ako. Guys, pag-usapan natin yung tungkol sa braces. So, usually kasi, ang unang tinatanong kapag nagpa-brace, how does it feel having a braces? Sa una, nung pag kinabit siya, awkward sa feeling. Yung magkoclose ka ng bunganga, ganyan, kasi may bakan nga. Second, tatanong dyan is, kung ano, naputol yung sinushoot ko kasi may dumating na delivery from Shopee. Unbox natin saglit. Ganito siya. Try natin kung gagana. So, yun. Naputol tuloy yung i-shoot ko. Bigla kasi may dumating na Shopee. Dumating yung in-order ko sa Shopee na headset. Ito, na-unbox ko na. So, nasa na tayo. Yung usually na tinatanong kapag may brace, number one is, anong feeling ng may braces? Sa unang lagay, kapag hindi ka talaga sanay, medyo awkward kasi hindi mo alam kung paano mo i-close yung bunganga mo, kung paano ka magsasalita. Second question is, yung kung masakit ba? Hindi siya masakit pag nilagay. Kapag kumain ka, yes. Doon, masakit. Kasi naalala ko, dati nung pumapasok ako sa work, bagong lagay lang siya. Tapos, noon, kasi nagbabaon ako ng kanin with ulam. So, kapag kakain ako, pag lunch break ko, hindi ko manguya yung kinakain ko kasi masakit yung ngipin ko. Hindi ko alam kung ngipin ba yung masakit o yung gilagid kasi nag-a-adjust yung ngipin ko. Basta, nag-a-adjust. Then, what the? Next is disadvantage and advantage niya. Yung advantage niya is, syempre kung may problema ka sa ngipin mo, maayos talaga siya. Eventually, kung aabutin ng months lang, edi mas okay. Pero usually kasi years yung inaabot, lalo na kung malala yung ngipin mo na aayusin. Ang disadvantage niya lang kasi, kung hindi ka pala toothbrush, is this disadvantage. Kung hindi ka pala toothbrush, kung mabaho na hininga mo, mas babaho pa. Kasi dito may singit-singit yan na pagkain. Kanyari,
ano, kumain ka na sa labas, for example, kakain ka sa restaurant, parang yung gusto mong tumawa, makipagsabay ng tao sa mga kaibigan mo, hindi mo magawa kasi kailangan takpan yung bunganga mo kasi. Yung alam mo yun, yung may siksik na kanin, may siksik na ulam, kung saan-saan. Kaya, kung makikita nyo yung mga friends nyo may braces na ganun ng ganun, masanay na kayo kasi, ano, tawag dun, yun lang yung way nila na hindi, na matanggal yung food sa braces. Kasi yung iba, ginagamitan ng toothpick, syempre nahihiya, nakikita yung brace, ganyan-ganyan. So, ang ginagawa nila, pasimpleng gano'n, kaya, kung makikita nyo gano'n. So, yun lang yung isang sa disadvantage niya. Pero, ang advantage dun kasi, maaayos talaga yung ngipin mo. Sa akin kasi, ito na magti-3 years na sa August 1. At August 1, 2020, itong braces ko. Pang ilang number na ba ako? Next is prone sa singaw, lalo na kapag bago. Sa baba, dito sa gilid, basta lahat, magkakasingaw ka. Ganon. Kailangan... Minsan nga, kahit years na yung brace, nagkakasingaw pa rin. Pero, hindi ganun nakalala. Unlike sa first time na nagpalagay ka ng braces na talagang means dalawa dito, dalawa ganyan. Basta magkakaroon ka ng singaw, might as well na bumili ka ng dental wax. Pakita ko na lang dito sa screen yung dental wax. Wala na kasi akong mismong wax sa akin dito sa bahay kasi nga hindi na rin ako gumagamit dahil sanay na ako. Hindi 3 years eh. Then next is bawal kumain ng solid foods. Bawal kumain ng mais, bawal kumain ng candy, mani, anything solid. Kung kakain ka naman ng meat, be sure na hinimay-himay mo yung karne. Sa chicken, ganyan. Eh ako kasi, ano, palagi ako natatanggalan ng bracket kapag kumakain, lalo na pag matigas. For example, yung ano, chicharon, ganyan. Minsan hindi rin may pigilan talaga na kumain ka ng kung ano-ano. Tapos, yun, kada adjust, pag dalawang bracket yung natatanggal sa akin, nagbabayad ako. So, yun. Yun lang yung disadvantage ng pag may gusto kang kainin na solid food, hindi mo makain kasi nga tatanggalan or malalagasan ka ng brackets. And last but not the least is be ready every month kasi every month masakit eh. Masakit na mag-adjust. Masakit. Lahat kasi i-adjust eh. Oo, lahat masakit. I-adjust. So, kailangan mo ding mag-adjust. So, yun lamang po. Shoutout nga pala sa dental clinic namin na pinupuntahan namin na ate ko sa Tabay Rosales Dental Clinic. So, thank you, Doc.